Hi! Kamusta ho kayo? Nandito naman ako ngayon sa Marilao, Bulacan. Naligaw tayo dito. Meron lang tayong pinuntahan dyan sa Bulacan pa rin. So, may narinig ako na mayroong backyard farm, backyard rabbit farm dito sa Marilao, Bulacan. So, dinaanan na natin. So, yun, dito. Yan, puntahan natin. MP Rabbitry. At yung mga nagpapa-shoutout nga pala sa next episode na, bago matapos ang taon, syempre, meron tayong shoutout para sa inyo. So, tara, puntahan na natin yung MP Rabbitry. Sa ating harapan, ang may-ari ng MP Rabbitry, si Mr. Melchor Policarpio. Sir Melchor, good afternoon po. Good afternoon din po. Okay, so ito ang kanyang maliit na rabbitry, ngunit payak na rabbitry. So ito, kasi napapunta ako ng Pandi, so padaan na rin lang ako dito. May nag-refer sa akin para sa inyo. At ito, hindi po ba natin makita sa loob? Tara ko. Ayun, so ito yung rabitan niya. So, base sa setup nito, observasyon ko, dati itong baboyan, tama po ba? Tama po, kasi nung nagkaroon ng ASF, lahat ng alaga namin baboy naubos. Yung mga inahin tinamaan, tapos yung iba na mga fattener, mga 40 kilograms, 50 kilograms, kahit wala pang sakit, tinanggal na namin lahat. Kaya nangyari, naubos na yung baboy, tapos hindi na kami nag-alaga ulit. So, ito, gano'n na po ba katagal itong MP Rabbitry? Nasa 14 months. Nag-umpisa po kami ng September 2020, so panahon ng pandemic. Okay. Eh, bali nung panahon na yon, dahil bali isa akong public school teacher, tapos yung setup ng pagtuturo na bago, kasi dati face-to-face, tapos naging online and modular. Pag nandito ako sa bahay, naiinip ako. Kaya yun, naghanap ako ibang gagawin. Yung tipo na kapag may ginagawa ka, nagiging produktibo. Tapos tagdag income na din. Okay. Kaya gustuhan ko na ito, pasukin yung rabbitry. Okay, so bakit naman po rabbit eh? Kasi parang marami naman po kayo pwedeng pagkaabalan dahil bukid to. Bakit rabbit? Totoo nga, nag-umpisa muna ako sa gulayan. Okay. Kasi sa kapan ko ng video, nakita ko iba kumikita ng malaki sa pag-ugulay. Pero noong panahon na yon, noong namunga na yung mga tanim ko dahil panahon pa rin ng pandemic, akala ko sadali lang yung mga lockdown na yan or ECQ. Hindi namin nailuwas, hindi na ibenta ng maayos, kaya halos pinamimigay na lang. Presyong ano, pamigay na lang din. Pamigay. Tapos isa pang problema niya, pag panahon tagulan, napakaraming damo. Nakita ko, pagka puupa pa ako para sa labor, halos lugi pa ako dun sa ano, sa gastos. Kaya naisipan ko, dahil ang dami palang damo, pwede din pagkain ng rabbit. Yan. Subukan ko na mag-rabbit. Kaya yung mga damo na tumutubo sa malapit sa gulayan, nagagamit ko, naibibig ko sa kanila additional na pagkain nila. Kanina po kayo nagkaroon ng idea? Nakapanood lang po ba kayo sa video sa YouTube, or meron kayong kaibigan na nagsabi na mag-rabbit na lang kayo? Meron akong pamangkin na nag-aalaga na din ng rabbit. Pagka nagpo-post siya, nakita ko, hindi naman siya nagbebenta eh. Ginagawa, kinakain nila. Pagka merong may birthday, nagluluto sila ng kahit anong putahe na kagaya na sa ibang hayop. O kagaya sa manok. Tapos napansin ko, padami na padami yung alaga niya, kaya naingganyo din ako. Okay. So yun pala, ang pusa ng MP Rabbitry. MP Rabbit, hindi naman to yung alak, sir, ha? Hindi. Sa initials niyo po. Okay. So ito, unang nandito. Ano po yung mga nanditong rabbit natin? Ito ay mga upgraded na New Zealand Whites. Upgraded sa Californian. Pero, yan, lahat ng mga nandito, pagka mga puti, upgraded, maliban dito sa isa na to, na may dugo siya ng Himalayan, F1 Himalayan. Okay. Okay. Ilan naman po yung breeder nyo dito sa farm ninyo? Sa ngayon, nasa 20 plus lang tong breeder. Pero kung hindi nabibili, abutin ng almost 50. Kasi pag dati ang binibenta ko talaga, dahil nagkukulang na ako sa kulungan, dumadami yung kittens. Ginagawa, binibenta ko yung kitten. Pero pag nagpunta rito mismo yung bibili, pati yung breeder, kinukuha na nila. Nakukuha na rin yung nabilin. Kaya pati yung mga nanay, breeder. Yan, nakuha nila. Breeder plus yung anak. Mm-hmm.
So, ito yung mga rabbit ni sir na sabi nga niya, yung mga puti, mga ano yan, mga upgraded bukod dito sa may kulay dito na may Himalayan. Okay. Sir, yung mga bumibili sa inyo, ano po ba to? Mga pang pet or paano po? Oh, yung sa ngayon kasi, marami pa rin ang kilala ang rabbit bilang pet. Or bumibili sila as pet. Mm-hmm. Pero meron din mga nag-uumpisa na tumikim-tikim yung kumain. Pero ang idea ko dito, maging alternative talaga siya sa karne. Kagaya nito, meron kaming baboyan. Mm-hmm. Ngayon wala ng baboy. Oo nga, ito nga. So, para sa background kahit wala sa kaming karne na nakakain, kung merong rabbit, magkakaroon pa rin. Okay. Pero balita ako sir, nag-ano kayo, nagbebenta kayo ng ano, no? Ng pang-litsyon, tama po ba? Tama po. Dito kasi meron akong isang kaibigan na binebenta niya rabbit meat. Uh-huh. Ako naman, naisipan ko naman litsyon kasi totoo niyan, ang birthday ko, Three Kings. Okay, Three Kings. Alam natin, pagka sa Badang, Manila, sa Kabayanan, ang Pasko nila, sineselebrate nila December 25. Uh-huh. Pero dito sa amin, January 6, yung tinatawag na Paskong Bukid. Okay. Tapos taon-taon, ginagawa namin, nagli-litsyon kami. Okay. Ang problema, nung nagkaroon ng pandemic, hindi na kami nakapag-litsyon kasi wala kaming baboy. Pero may mga kagandahan din, sabi ko maganda yun, wala din yung mga bisita. Mm. Kasi kung may mga bisita nung time na yun, wala kami extra alaga. So medyo mahirap din kung bibili lang lahat. Ah, okay, so pang-litsyon pala itong mga ano mo. Ito lang po ba ang pinagkakitaan? Sabi nga pa kayo po ay guro. Pero ito lang po yung pinagkakitaan nyo na extra, no? Ito, po, ito lang po. So ngayon, ito ang... Oh, oh. Okay, sige. Ito po yung unang... Ano ba sabihin ito? Yung unang coral ba? Tama ba? Ito ba yung coral? Sa baboyan? Ano? Tama? Ito. Kulungan, no? Oh, ito. So ito yung mga rabbit ni sir. So lilipat tayo sa kabila. So background lang naman si Sir Mel. So bonus na ito nung pumunta ako dito kasi... Hindi ko naman talaga siya balak puntahan. Kumbaga, nagawin lang ako. So, ito. Dito naman tayo. Sa pangalawang coral niya na mas malaki kumpara doon sa una. Itong nakikita kong dito ay mga lion head to, ah. Lion head, oh. So, ito, hindi mo naman ito pinangkakain. Ay, hindi. Maliit. Kasi ano yan, eh. Noong nag-umpisa pa lang ako, maraming pupunta rito. Gusto nila mag-alaga ng rabbit. Pero nung sinabi ko na purpose ko dito para mag-produce ng mga mid-type rabbits, ayaw naman nila kumain. Kaya naisipan ko, mag-alaga na din ng mga pet types kagaya ng lion head. Ah, mabenta naman po ba tong mga to? Sa akin, maayos naman ang bentahan pareho sa karne at sa lion head. Kasi yung iba, pag may pupunta rito, hindi naman lahat gusto nila na pang karne. Mm. So, merong option na bumili ng pang pet. Mm. Yung iba naman, ayaw ng pet type, gusto pang karne. So, meron pa din na ako. Hindi naman nasisiro. Oh, okay. So, itong nakikita ko dito, parang kawawali lang itong mga kids na to, pati dun sa kabila. Tama po ba? Nasa 8 weeks. 8 weeks to. So, ibig sabihin, 2 months, no? Tama. So, gano'n po kayo tagal nag-go-a ride? Yung sa akin kasi, pinapaabot ko ng 6 weeks bago po iwalay. So, hanggang umabot po yan ng 3 months po ba? Tama po ba? O gano'n po ko sila katagal magkakasama? Sa akin kasi, umaabot ng kahit abutin sila ng 4 months, 5 months magkakasama. Basta wala silang kasamang back. Okay. Yung mga babae magkakasama. Ito kagaya nito, nasa 3 months na to. Ito naman ay nasa 4 and a half months. Pero makikita mo, 5 pa sila na magkakasama. Mga babae hindi to. Hindi sila nag-aaway kasi wala namang lalaki dyan. Ito ay sisintensyahan din po ba? Oo. Kasi kalimitan, ang tinitira ko talaga na pang-litsyon, yung kulay puti. Sinapasin ko, mas maganda yung balat nila. Kahit hindi mabunot yung ibang balahibo, kapag inahitan, maputi pa rin. Maputi. Hindi katulad nung di kulay, parang may black eye. Nagkakaroon ng balat, oh, may batik. May batik sa ito rin. Mga babae rin po ito, no? Hindi, magkakahalo pa babae at lalaki ito. Bata pa. Bata pa. 2.5 months. Katulad din ito. Oo. Oh. Yun. Ito po, ano nyo, nung nagsimula kayo nung September, hindi po ba kayo nahirapan? Kasi nga, gitna ng pandemic, meron po ba kayong mga naging challenges? Oo, nung panahon na yon, walang gusto din na mag-deliver. Pero sa akin, ginagawa ko, ako mismo yung pupunta sa rabitan. Diba, may kausap ako, nagpo sila online, pero ayaw nila mag-deliver. So ako yung nagmumutot papunta sa lugar nila para din makita yung mga nabili. Kasi kagaya minsan, meron akong nabili. Pagdating dito,
hindi maganda yung quality niya, medyo paya, tapos may mangge. Mm. Para maiwasan yun, ako na mismo yung personal na pumupunta. Hindi nyo na pinapa-deliver. Hindi na. Nadala na ba kayo? Ayan, dito pa tayo, sir. Ito, parang ito yung mga Lionhead din ata, kapatid ng mga nandun sa... Oh, ito yung unang anak ng Lionhead na nabili ko. Pero madami sana yan eh, kaya lang marami nakakagusto kasi kung titinan mo halos hindi makita talaga yung makita yan, no? Dahil sa kapal ng balahibo. Sa kulay gray siya. Oh. Ayan, so ito. Ito rin ata, ito din, may ano din. May oh, parang, ito yung Lionhead na inanong mga kita natin. Kanina nakita natin. Okay. Yung tatay naman, dito naman tayo sa kabila. Ito yung tatay niya? Ito yung tatay. Yung lalaki. Ayan. Dito naman mga parang may ano din to, may lion din ah. Hindi, wala, mga baby pa. Oh, ito. Okay. Andito may Himalayan, kinross ko dun sa lion head. Aha. Para yung mga anak magiging maliliit pa rin. Okay, pang pet ba tong mga tong pinofocus natin? Ah, pang pet pala to. So, pag nagbe-breed po kayo, sir, gaano po, anong parte po ng araw kayo nagbe-breed? Kalimitan, umaga o gabi? Ah, so walang specific? Wala, pero kung titingnan mo, eto may kasamang babae yan. Mm-hmm. So, medyo kinakas ang kulo. Minsan sinasama ko na lang sila ng dalawa o tatlong araw. Mm-hmm. So wala namang problema kasi hindi naman nang pinapatay ng lalaki? Hindi naman. Okay. Tapos meron din, sinubukan ko dito dahil kakaunti yung back na gamit ko. Mm-hmm. Limang babae, isang lalaki sa loob ng tatlong araw. Tinignan ko lang kung kaya niya yon. Aba, nung nag-anak, isang araw lang siya. Within 24 hours, nanganak yung lima na yon. Kaya sabi ko, ganun pala kagaling yung mga anak. Yung mga okay. So, limang bak na kaya niya. Dough para sa isang bak, ha? Oh. Okay. Ayun. So, ano po ba bang balak niyo dito sa lugar niyo? Kasi nakita ko sa banderon, no? Yung mahaba pa tong baboyan nyo. Balak nyo po bubang pahabain to, pa-expand. Oo, kasi dito nangyari, yung lahat ng mga babae na puti, tinitira ko pa din. Mm-hmm. Kalimitan di kulay yung binibenta ko as meat. O iba naman, yan, nasama na din sa lechon. Mm-hmm. Kaya ito, plano ko, dagdagan pa yan. Kasi kung titinan mo ngayon, sabihin natin sa 20 times 5 na lang nakitin sa bawat isang dough. 100 kittens din yon. Kaya ibig sabihin, sa loob ng, sabihin natin sa isang buwan, kaya mag-produce ng 70 to 100 kittens. Mm. Pero doon sa naipoproduce ko na yon, kinakapos pa ako ng pangkarni. Kaya ginagawa ko doon sa mga backyard breeder o kahit nga sa may mga malalaking rabitan, bumibili pa ako ng karni sa kanila para lechonin. Oh, okay. Okay, at least good problem. Ah. Yeah, at least marami kang customer. So, tama po sir, no? Nagluwawalay po kayo 30 days po, no? 6 weeks pala. Oh, 6 weeks nga pala. Yun. Yan ang mga... Ito, 8 weeks old na pala. Kahit sa pet type, 6 weeks din kayo magwalay. Oh, pero ito, pinaabot ko pa nga ito ng 2 buwan. Ah, okay. 8 weeks. Okay. So, para po sa mga interesado na puntahan kayo dito, ito sa Lionhead, sa mga binibenta nyo. Saan po ba, or may mga interesado magbenta sa inyo na malalapit na lugar lang? Saan po ba kayo pwedeng kontakin? Okay. Dito po ako nakatira sa Friends 1 Marilao, Bulacan. Mm-hmm. Sa mga naghahanap po ng mga rabbit na pangkatay, meron po dito na mga upgraded na New Zealand, upgraded sa California. Oh, meron po ba kayong contact number or Facebook page? Opo, sa Facebook po, Melchor Policarpio yung i-search nyo doon. Uh-huh. At sa phone number naman ay 0912-297-4852. Yan. So, pag gusto nyo ng panglitsyon, tsaka kung gusto nyo magbitaw ng ililitsyon, kontakin nyo si Sir Melchor. Kontakin nyo muna si Sir Melchor kung kinakailangan niya. Okay. Yan. Bago tayo magtapos, sir, meron ka bang payo sa mga nagra-rabbit or magsisimula pa lang mag-rabbit? Kagaya po, ito sa personal na experience ko to. Nung nag-umpisa ako, hindi pa po ako nakakakain ng rabbit. Uh-huh. Pero alam ko na sa ibang bansa, isa sa pangunahing karne na kinakain talaga nila to. Kaya kung gusto niyo po na subukan ng pag-rabbit, dapat matuto din po kayo na kumain para alam niyo kung ano yung binibenta niyo din sa merkado. Uh-huh. Pero
isa po sa masabi ko lang sa inyo, once na nakakain kayo ng rabbit, masahanap-hanapin niyo po yan kumpara sa ibang karne. Mm-hmm. At dati, nung nakaraang taon, ang problema namin, saan ibebenta yung mga buck? Kasi mm-hmm. dati, ang buck talagang mura lang. Kahit ako, nagbebenta ako 300 pesos yung isang kitten na buck. Pero ang babae, 600. Mababa yung bentahan sa buck kasi nga parang walang ganong gustong bumili. Kaya kalimitan pares-pares. Mm-hmm. Pero ngayon po, ang problema ko, saan makakakuha ng buck? Kasi lichon po, ang nililichon po, kalimitan po ay lalaki. Yun. Okay, sir, meron po kayong mga gustong batiin bago natin i-end ng video? Sa presidente po ng Narva, kay Doc Sosie De Leon, maraming salamat po sa paggabay kasi nakakuha po ko sa inyo ng maraming idea kasi kami baboy ang inaalagaan dati. Pero nung pumasok sa pag-rabbit, mas nauna kayo kaya alam ko mas marami kayong alam, vet si Doc. At kay Sir Warlon Maala na halos lahat ng mga pinagkumpisan ko sa kanya nang galing na rabbit. Okay, so maraming salamat Sir Melchor sa pagpabundok sa amin. Sa aming mga manonood, maraming salamat at hanggang sa muli. Salamat.